I-push natin! I-push natin! Ito na ang simula ng pagbabago. Wala sa pagkadapa, ako'y babangon. Susulong ko'y adikain, umulat at makatulong para sa pamilya at sa kapwa. Nalangin sa mga palad ang bagong pag-asa. Pasan ko sa balikat ang mga munting pangarap at ang bawat hakbang ay papunta sa tagumpay. Ako ang papanday ng aking buhay dahil kaya ko. Good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, at Mindanao. Good morning, Pilipinas kong mahal! Eto na naman po ako. Ako po si Karen Ouyang. Ang kasamahan ninyo sa pagpupush ng pagbabago tuwing Sabado, alas 11 po ng umaga. Dito lang yan sa pagbabago namin, i-push pa natin. Ay ang ating oras, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. At syempre ngayong Saturday morning, pag-uusapan natin ang empowerment. Ayan. Tama-tama yung aking dress, parang may cape. Ayan. Parang superhero. Yung hindi po ako lumilipad at wala akong superpower. Pero hindi po importante yan. Ang mahalaga po ay feeling empowered tayo ngayong Saturday morning. Kailangan nyo ba ng inspirasyon para you will feel empowered as well? Nako! Eto, makinig po kayo ngayong Saturday morning. Napakaganda po ng ating pag-uusapan. It's about empowerment. At favorite ko itong topic. At alam ko na kayo po ay interesado rin, di ba? Dahil talaga namang kahanga-hanga ang mga natunghaya nating mga transformations o yung mga pagbabago. Pagbabago para po sa kinabukasan ng ating mga kababayan, di ba? Ayan, mga transformations, mga pagbabago sa mga nakaraang episodes, punong-puno po, hitik na hitik po tayo niyan, di ba? Dahil, of course, sa tulong at intervention ng ating pamahalaan. So, muli nating balikan kung paano ba nabibigyan ng kakayahan na kusang gumawa ng pagbabago ang mga Pantawid Pamilya Beneficiaries sa pamamagitan ng Family Development Session o yung FDS. Lagi po natin naririnig ito ng mga nakaraang episodes. Ayan ang Family Development Sessions o FDS ay buwan ng pagsasama-sama o meeting ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya sa kanilang barangay o yung cluster. Dito po itinuturo sa kanila ang mga bagay-bagay na makakatulong sa kanilang pagpapalaki ng kanilang mga anak at syempre, pangangalaga po ng pamilya. At maya-maya lamang po, ladies and gentlemen, magbabahagi ng kanilang kwento. Naku, katukayo ko ito. Siguro kasing ganda ko rin, o diba? Ayan, si Karen Amaranto ng Albay. Ay, uragon ito. At si Rolando Bauto Hernandez Sr. ng Baguio City. Ay, manong! Ayan, kakabsat! Magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon tuloy. Magandang umaga sa inyo. Ayan, naimbagaan daw kada kayo amin. Pero bago yan, bigyan ko muna kayo ng update. Ayan, kasi isang linggo rin tayong hindi nagkita, di ba? Ayan, so update muna habang may time tayo. Mayroon na pong 4,411,162 na sambahayan sa buong bansa ang sakop po ng programa po natin. As of April 27, 2016, nasa 41,500 barangays. Ayan, 144 cities, 1,483 municipalities po sa 80 probinsya sa buong bansa. Ito na po ang natutulungan. Ito na po ang masasabi natin na merong mga pagbabago ayan, sa kanilang buhay. Handog po yan sa kanila dahil sa tulong po ng mga programa ng ating gobyerno.
Alright, so siguro congratulations sa ating mga hard-working ng mga kasamahan ayan, sa DSWD. Ayan, ang naghatid po sa atin ng programang ito ngayong Saturday morning. At syempre, sa mga beneficiaries na rin po ng Pantawid Pamilya, dahil talaga naman nag-e-effort kayo at kayo po talaga naman ay gustong-gusto nyo na rin ng pagbabago. Ayan, konting push lang ang kailangan, konting tulong para ma-empower, o, diba? So, dumako na po tayo sa una nating interview, ladies and gentlemen. Ang ating oras, 9 minutos, makalipas ang alas 11 ng umaga. Ready na ba ang ating first interview? Nako, ito yung ating katukayo from Albay, ladies and gentlemen. Ayan ang uragon na si Miss Karen Amaranto. Ayan. At si Karen po ay magkikwento sa atin. Ayan, kung ano ba ang naitulong sa kanya, ayan, ng mga programa ng DSWD at Pantawid Pamilya. Alright, magandang umaga, marhay nga aga, Karen Amaranto. Ito man po. Ayan, good morning. Mm-hmm. Good morning po. Okay, so si Karen po ay mula sa Albay kung saan may 81,413 Pantawid household beneficiaries. Sa kabuuan po ng Bicol, umaabot na sa 375,224,000 ang sambahayan na nasakop ng programa. At isa nga itong si Karen, ang ating katukayo. Ayan, magkapangalan pa tayo. And kumusta ka na, Karen? Kumusta na kayo dyan? Hi. Mabuti naman po, madam. Ayan. Naku, huwag naman akong i-madam. Karen na lang din po. O Miss K. Ayan. Bago po ang lahat, magandang umaga po. Mm-hmm. Lalo po sa Karen at sa lahat po ng listener ng DCRH Radio. Ako po si Karen Amaranto, 44 years old, isang barangay health worker, and then po isa rin parent leader. At ang aking asawa naman po ay si Roldan Amaranto, 48 years old. Kami po ay may anak na 10. Uy, grabe. Ginulat mo ako doon, Karen. 10 ang anak. Oh dear, ayan. Okay. Pero itong mga anak nyo, I'm sure na itaguyod nyo naman ng maayos yan ng iyong mister, ano? At balita ko, Karen, sa 10 mga anak mo, 3 dito, nakatapos na ng kolehiyo. So, ano yung mga kurso na kinuha nila, Karen? Yung isa po, entrepreneur. Oo. Yung isa naman po audiovisual. Wow, congratulations, ha? So, yung mga natitira pong mga anak nyo na nag-aaral pa, ilan taon yung pinakamaliit o pinakabata? 8 years old po, madam. Ah, 8 years old. Ayun, okay. Tapos 3 na yung nag-graduate. So, sila ba yung mga minomonitor sa ilalim ng Pantawid Pamilya, yung mga anak mo na nakapagtapos ng kolehiyo, Miss Karen? Ay, hindi po, madam. Mm-hmm. Yung 3 pong beneficiaryo po nung sa Pantawid po, sila po ay nasa grade 11, grade 9, and grade 6 po. Ah. Pero po lahat po ng aking anak ay natutulungan ng tax grant na natatanggap ko po. Mm-hmm. Kailangan lang po ng tamang budget. Ha, pagbabudget. Oo po. Kung dapat bayaran o ito-priority, doon ko po muna ininalaan. Kasi po talaga, 3 lang po baga dapat. Ah, so, 3 lang. So, sila, binabudget ko po para po magkasya po. Mm-mm. Karen, matanong ko lang, kasi bilang nanay, alam ko mahirap mag-budget. Tapos, syempre, niisip mo pa yung pangangailangan nyo sa bahay. Ayan. Tapos, aside from that, kailangan siguraduhin mo na ang iyong mga anak, ang iyong pamilya ay malusog, walang sakit, di ba? Malalakas ang pangangatawan, di ba? Paano ba nakatulong sa inyo itong Pantawid Pamilya para masiguro ninyo na maayos ang inyong pamilya? Ay, napakalaki po ng tulong ng Pantawid Pamilya. Yung mga tax grant po na natatanggap po, sabi nga po ba, kahit maliit itong bagay, basta po nailalaan mo po sa tama at ginagamit mo po sa tama, malaking tulong na po ito. Inaano po muna siya sa education ng mga anak ko. Sa high school naman po, hindi naman po gaanong masyado ang bayarin, gano'n din po sa elementary. And then, natakasin naman po sila. And then po, sabi nga, para maiwasan ang magbumili ka ng gamot, kailangan po alagaan mo sila sa pagkain. Para po yung nakukuha mong tax grant para sa health, ibibili mo na lang po ng pagkain nila. Hindi mo na po ibibili ng gamot. Yung ester mo ba, ano ang kanyang hanap buhay, Karen?
isa po siyang photographer, madam. Photographer, social. Okay. So ito, Karen, nabanggit mo na maganda, maayos, maganda na ang takbo ng inyong pamilya, ano, at naka-graduate na nga ang mga anak mo. Kumbaga, self-sufficient na sila. At yung mga bata naman, maayos naman nakakapag-aral. Ito yung magandang naidulot ng Pantawid Pamilya. E sa'yo, on a personal level, ano yung naibigay niyan sa'yo? Dati ba, nasa bahay ka lang balagi, hindi ka masyado lumalabas, hindi ka nakikosocialize sa ibang mga parents? Ano yung pagkakaiba ngayon na ikaw ay naging benepisyaryo ng Pantawid Pamilya? At sabi mo, ano, parent leader ka, di ba? Tama ba yun? Ano yung nagbago sa iyong pagkatao bilang isang nanay at isang babae? Sabi nga po ng asawa ko, lagi na daw po ako mula sa bahay. Kung 20 years ago po, lagi lang po ako nasa bahay, nagluluto, nag-aalaga sa mga anak, and then po sa asawa. Ngayon po, sabi niya, parang si mama mo laging wala na sa bahay. Kasi po, natuna po, ibinibigyan ko na po ng panahon yung nag-attend po ako ng seminar, training, and then po yung FBS namin po. Binibigyan ko po yan ng oras. Kasi po, doon ko po, nagkakaroon po ako ng dagdag kaalaman. And then, doon ko po nai-improve yung aking personalidad. Oo, pero di ba, nababalansi mo pa rin naman. Di mo pa naman na, ano, napapabayaan si mister. Baka mong magtampo siya. Baka maghanap ng iba. Hindi naman siguro, pero siguro kailangan balansihin. Buti sabi, bigyan ng oras ang iyong pagka-parent leader dyan sa FDS. Ayan. Pero at the same time, namomonitor mo pa rin yung iyong pamilya, di ba? Yan ang superpower kasi ng mga kababaihan. Ewan ko, kaya nating mag-ano eh. Kaya nating sabay-sabay yung trabaho, di ba? Kahit na ang dami-dami, sabay-sabay, nagagawa pa rin natin, di ba, Karen? Opo. Okay, so nabanggit mo, Karen, yung ano, na pagiging parent leader mo. Tapos yung FDS, ito yung tinatawag natin na family development session. Ay, masasabi mo bang maganda ang naidulot sa'yo sa pagdalo ng FDS? At sa anong mga community activities o events ka nakakasali nang maging benepisyaryo ka, Karen? Ay, okay. Napakaganda po talaga ng naidulot nito sa akin. Lalo na po sa amin, karamihan po sa aming mga babaeng mga beneficiaryo. Nagkaroon po kami ng dagdag kaalaman, tamang mga impormasyon na ipapalagana para po din po sa aming mga grupo. Ano ang nagkaroon po kami ng kaalaman sa karapatan ng mga bata, ng mga anak, ng mga kababaihan. And then po, yung sa community sir, activities naman po, madam. Nagkaroon po kami ng clean and green, backyard gardening, regarding sa eskwela. And then po, nagkaroon din po kami every month ng health monitoring po para sa kalusugan ng mga bata. Eh, ngayong darating na pasukan, ano yung mga activities? May mga special community activities ba kayo o events para sa mga bata, lalo na't malapit na yung pasukan? Ay, opo. Yung health monitoring po, sinusigurado po namin naman condition po yung kanilang katawan. And then po, mayroon po kaming bakuna po. Bakuna. Tapos nabanggit mo rin yung Brigada Eskwela, ano? Tumutulong opo, ang community para i-prepare yung mga classrooms, yung mga gamit ng mga bata. Tama ba, Ms. Karen? Opo, madam. Ayan, so busy-busy ka pala, ano? Ayan, so ang dami mo palang natututunan, ang dami mo palang nagagawa, di ba? Yung mga, ano naman, on a personal level pa rin. Dahil dati, sabi mo, nasa bahay ka lang, si mister lang yung nakakausap mo. Ngayon ba, nagkaroon ka ng, hindi naman sa boring si mister, di ba? Masaya naman din siyang kausap. Maka nakikinig siya kasi ngayon, Karen. Ayan, okay naman din siyang kausap, masaya. Pero di ba, pagka lumabas ka at nag-attend ka ng mga ganitong mga activities, nagkaroon ka ba ng mga bagong kakilala, mga bagong kaibigan? Ano-ano yung mga naging experiences mo? Tapos yung mga natutunan mo rin na dyan sa FDS na nakatulong sa pagpapaunlad ng iyong personalidad? Ay, okay. Ay, madam, mas lalo pong dumami yung aking mga kaibigan. Dagdagan po sila. And then po, kung pag po doon sa community namin, yung katabi ko lang yung kakilala ko, ngayon po, buong komunidad ng barangay ko po, kilala ko po. Kada bahay po nila, kilala ko na sila, yung street. So, malaki pong tulong ito para sa aking sarili. And then po, doon naman sa natutunan ko po doon sa pag-attend ng FTF. Nagkaroon po kami ng maayos o nagkaroon po kami ng
pagkakataon makapagkakilala ng iba't ibang uri ng tao. Mm-hmm. At then magkaroon ng pagkakataon makipag-usap. Gaya po ngayon, kausap ko po kayo, Ma'am Karen. Mm-hmm. So, napakalaki po itong bagay para sa amin. And then, nai-improve po kami kung paano po kami makipag-usap sa isang tao. Mm-hmm. And then po yung, lalong-lalo na po, sa pag-attend po namin ng FBS, dito po namin nai-improve yung aming mga talino. Mm-hmm. And then yung kaalaman. Dito rin po, tinuturuan din po kami ngayon. Sa ngayon po, tinuturuan po kami kung paano mag-facilitate ng isang programa. And then ng isang training. So, napakalaki po na tulong ito. Kumbaga, nasa loob talaga. Noon po, nasa loob lang ako ng bahay. Mm-hmm. Ngayon po, nag-handle na rin po ako kahit pa paano ng isang maliit na grupo na nagtuturo sa kanila ng yung nalaman ko po, sinisyeto din po sa kanila. Nax, parang kinakarir mo na yan, Miss Karen, ha? Yeah. Pero maganda yan, isinasa puso talaga naman dibdiban ang iyong pag-volunteer bilang isang parent leader at pag-attend ng mga family development sessions o yung FDS. Diyan ba sa inyong lugar? Anong barangay na ba yan ulit, Karen? Saan kayo ngayon? Sa Bicol? Barangay Ilawid po. Mm-mm. Ano ang gusto mong ibigay na mensahe sa iyong mga kababayan dyan, kabarangay dyan, at maski sa mga kababaihan at mga nanay na katulad mo na feeling nila hanggang doon na lang sila, wala na silang pag-asa na hindi na magbabago ang kanilang buhay. Na maraming nakikinig sa atin, Miss Karen, Luzon, Visayas, Mindanao, pati mga listeners natin sa iba't ibang lupalop dito sa mundong ito via the internet, sa ating web streaming. Ano ang iyong gustong ibigay na mensahe sa kanila? Sabi nga po, huwag daw po tayong tumigil na mangarap. Mm-hmm. Kasi po pag may pangarap po tayo, doon po tayo nag-strive na maabot po ang lahat ng pangarap natin, lalong-lalo na po sa ating mga anak. Kung gusto po natin silang makatapon, matupad ang kanilang mga pangarap, tulungan po natin sila. Magsumika po tayo mga magulang na matulungan po sila na makarating po sa kanilang pinapangarap na antas. And then po, siguro ang kahirapan nasa sa atin na lang. Mm-hmm. Iwasan po natin maging tamad. Sabi nga, yung grab mentality, iwasan po natin yon. Kung nakita po natin ang isang taong umaasenso, proud, dapat maging proud tayo. Gaya po sa akin, kumbaga, nagkakaroon po ako ng pagkakataon ngayon na may improve po yung aking sarili, mapatunayan ko po na marami pa rin po pala akong kakayanan. Mm-hmm. Sana po sa, I mean, sa lahat ng kababaihan na maging inspiration din po ako, na gaya po nga, sabi ko, kahit sampu sila, sampu ang aking inaalagaan, nagkakaroon pa rin ako ng pagkakataon para sa aking sarili. And then po, huwag po natin ayahan ang ating mga anak na mapabayaan. Bigyan po natin sila ng oras, mm-hmm, na maalagaan. Ibigay po yung tamang guidance. Ituro po sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ano po ang kanilang kailangan i-priority. Kung baga po, i-priority muna ang pag-aaral para po sila matuto na maabot o matupad ang kanilang mga pangarap sa buhay. Kasi po, pag natapos po ang kanilang pag-aaral, mm-hmm, nagkaroon po sila ng maayos na trabaho, pwede na po sila sa amin aasa. Tama Kala yan. Na po sila nag-ano na kanilang buhay. Mm-hmm. Sino ba? Tama. Ayan, nakaka-inspire naman ang mga mensahe mo, Karen. At ako, bilang ako, single pa lang ako, no? Pero in the future, syempre gusto ko magpamilya din. Ayan, nagpaparinig. Ayan, maganda yung mga nabanggit mo, no? Ng mga tips para sa mga magulang natin na kailangan i-priority talaga ang edukasyon ng mga anak natin sa ating pamilya. At ito na nga yung tinatawag natin na totoong empowerment through family development sessions, so FDS. Maraming salamat, Mrs. Karen Amaranto, sa iyong ibinahagi sa atin ngayong umaga. God bless you. At sige, i-push mo pa yan, karirin mo pa yan ang iyong pagiging parent leader at pag-a-attend ng mga sessions ng FDS. Maraming salamat and have a good day, Miss Karen.
Thank you po, madam. Thank you po. Sa uulitin. Maraming salamat. Narinig po natin. Ayan, si Karen Amaranto, isang parent leader at isa rin po sa nagbenepisyo, ayan, sa mga empowerment, sa mga empowering ng mga programa ng Family Development Sessions o FDS. Magpapasalamat din tayo sa ating contact dyan. Tama ba ang ating social work worker officer? Ayan, sa Albay, si Ginoong Nelson Osial, maraming salamat din sa inyong tulong dyan ngayong umagang ito. Ang ating oras, 11:24. I-push natin! I-push natin! Na ang simula ng pagbabago, wala sa pagkadapa, ako'y babangon. Sa sulong ko'y adikain umulan at makatulong para sa pamilya at sa kapwa. Nangin sa mga palad ang bagong pag-asa. Pasan ko sa balikat ang mga... At ang ating oras, 11:24, na-inspire naman ako kay Mrs. Karen Amaranto. Ayan, halatang halata po na empowered siya. Nawala yung, siguro yung kanyang pangamba sa kanyang sarili. Naging confident siya, maski sa kanyang pananalita pa lang, di ba? Narinig nyo, via phone patch pa lang yan. Ay, talaga namang confident mommy na parent itong si Karen Amaranto, di ba? At sa ating mga kababayan dyan, sa Albay, sa Bicol, mga Uragon dyan, good morning sa inyo. Sana na-inspire din kayo sa kanyang na-i-share ngayong umaga. Para po manatiling updated sa mga nangyayari sa DSWD Region 5, i-like nyo po sila sa Facebook account nila. Ito po ang facebook.com/DSWD Bicol Official. Ayan, once again, that's facebook.com/DSWD. Capital letter po yung D. And then, i-type nyo po Bicol, capital letter B. Ayan. Bicol, and then capital letter O for official. Ayan po, so facebook.com/DSWD Bicol Official. Sa mga may Twitter account naman po, please follow us. Ayan, follow nyo po ang DSWD Region 5 Twitter account at DSWD FO5. Ayan. So, gusto nyo pong i-follow sila sa Twitter para ma-update po kayo. Ayan, sa mga activities nila, sa mga nangyayari po sa region na po na yon, yung mga programa po na isinasagawa po ng DSWD. At kung ano po yung mga improvements po, ano, yung mga inspiring stories na katulad ng pinag-uusapan natin ngayon. Ayan, i-follow nyo po kami at DSWD FO5. Kung mayroon naman po kayong mga katanungan, ano, mayroon po kayong gustong linawin, ayan, ng mga issues po, ayan, pwede rin po kayong tumawag. Ayan. Mas maganda na mayroon pong sasagot ng inyong mga katanungan live. Ayan. So, ang ating area code po ay 052 para po sa DSWD Region 5. Area code 052-480-0607. At sa lahat po ng ating mga listeners dito po sa DZRH at sa ating mga radyo natin stations all over the Philippines, pwede rin po kayo makikonnect sa ating programa. Mag-text lamang po sa ating DZRH text line. RH space ang inyong message, space ang inyong pangalan at lokasyon at isend sa 2600. Pwede rin po sa ating isa pang text line, 0928-611-5555. Once again, 0928-611-5555. At tayo po'y napapakinggan live via web streaming www.dzrhnews.com. Huwag niyo rin pong kalimutan kung kayo po ay may Signal TV, Channel 18 po, ang DZRH News Television. Kayang-kaya natin to, ladies and gentlemen. At ang ating oras, 11:28. Mga kaibigan, ang susunod po natin makakapanayam ay isa namang tatay, o diba, from nanay
to tatay. Oh, 'di ba? Para balanse. Kunin naman natin ang perspektibo ng isang ama, ng isang lalaki. Ayan. Maganda dahil dalawang perspektibo ang titingnan para makita natin kung may pagkakaiba bang naidudulot ang FDS sa kababaihan at sa kalalakihan. Pero sa tingin ko parang pareho lang eh, 'di ba? Ay hindi, parang mas ano, na-empower yung mga babae. Napansin ko sa mga interviews natin ng mga nakarang episode kasi marami silang nare-realize na ay hindi lang pala ako pang housewife. Ayan. Pwede rin pala akong maging parent leader, pwede pala akong mag-lead ng isang group. Samantalang mga kalalaki kasi parang natural na role na po nila 'yan bilang haligi ng tahanan. Pero tingnan natin, tanungin na rin natin ang ating susunod na i-interviewin. Isa siyang mabuting ama. Ayan, gwapong-gwapo. At ipakikilala ng ating kaibigan live from Cordillera Administrative Region. Ayan. Siya po ay si Neri Villanueva, Regional Information Officer ng DSWD CAR. Nandiyan ka na ba sa linya natin, Neri? Yes po, naimbaga bigat ka rin. Kasama mm-hmm. ko po ngayon si Manong Rolando Hernandez Sr. Siya yung mga kasama natin para sa ating radio program. Siya po ay 22 taon nang nagtatrabaho bilang security guard sa GSIS Office Baguio. At isa rin pong utility personnel sa parehong opisina ang kanyang misis na si Regina. Bumati ka naman sa ating mga tagapakinig, Kuya Rolando. Good morning po. Karen, at sa lahat po ng makikinig sa ating stasyon. Mm-hmm. Good morning. Naimbaga bigat. Kuya Rolando o Manong Rolando dapat. good morning sa iyo, Manong Rolando. Welcome to the program. Mm-hmm. Pero maraming salamat po. At na mga nakikinig po sa ating station. Manong Rolando, taga saan po kayo po, dyan? At, sana po ay napuntutan nyo ng magandang aral ang ating may pag-uusapan ni Ma'am Karen. Bago ang lahat, Manong Rolando, matanong nga kita, taga saan ka ba dyan sa, ano, sa Baguio? Tubong Kabaratuan City po ako sa Novidia. Ayun! Pero nasa Cordillera ka ngayon, tama ba? Opo, nasa Baguio po ako ngayon, Ma'am. Ayan. Saan kayo nakatira dyan ngayon? Kasi kagagaling ko lang dyan nung isang araw eh. Dito po, sa Barangay Military Cut-off. Sa military cut-off. Ayan, oo. Sige, Manong Rolando, mamaya magkwentuhan tayo. May tatanong muna ako kay Neri. Ayan, Neri, bago tayo magkwentuhan with Manong Rolando, pwede mo bang sabihin sa amin, ano ang coverage ng Pantawid Pamilya dyan sa Cordillera Administrative Region? Sure, Ms. Karen. So, lahat po ng munisipyo, kabilang na ang dalawang syudad dito sa Cordillera, ay napapabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mm-hmm. Mayroon po tayong 2,233 household beneficiaries sa ilalim ng Modified Conditional Cash Transfer o MCCT. Meron tayong mga MCCT beneficiaries dito sa Cordillera o CAR dahil marami dito sa ating lugar ay napapabilang sa Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GDAS, yung mga malalayong lugar natin. Sa kabilang banda naman, meron tayong 61,489 household beneficiaries under sa regular CCT program kung saan napapabilang si Manong Rolando. Mm-hmm. Ayan, maraming salamat sa iyong update, Ms. Neri. Ayan, nababalikan kita mamaya-maya. So, si Manong Rolando muna ang ating interviewin. Ayan. Kuya Rolando, Manong Rolando, good morning ulit. At kumusta ang buhay-buhay? Wala ka bang duty ngayon? Naka-day off ka ba? Wala na po. Naka-off duty na po ako, Ma'am Karen. Buti na lang. O sige, relax ka lang dyan. Huwag kang kakabahan kasi parang nagkikwentuhan lang tayo. Ano? At marami kang dapat na ibahagi para naman ma-inspire ang ating mga tagapakinig sa iyong kwento. Kasi balita ko, Manong Rolando, isa ka raw parent leader din. So, 3 taon ka na raw parent leader, tama ba, Manong Rolando? Apo. Mm-mm. So, kwentuhan mo naman kami. Noong nung hindi pa po kayo benepisyaryo, sige, ano po yung buhay ninyo bilang isang pamilya bago ka naging benepisyaryo ng Pantawid Pamilya at bago ka naging parent leader? Nang panahon pong hindi pa po kami benepisyaryo ng 4 weeks, mm-hmm. Taong
2012 po, hirap na hirap po kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Mm-hmm. Dahil ako po ay isa lamang pong pangkarinawang gwardiya na sumasahod ng minimum wage. Mm-hmm. Kaya apat na anak at sila'y kasalukuyan nag-aaral at nangungupahan lamang po kami mag-anak ng isang maliit na kwarto. Mm-hmm. Wala po akong trabaho ang aking asawa dahil siya po ay iwan sa bahay at nag-aasikal sa mga bata. Mm-hmm. Kadalasan po, kulang po ang pambilihin namin sa aming mga pangunahing pangangailangan. Mm-hmm. Di rin sapat ang sahod sa gastusin. Mm-hmm. Kakaroon din po kami ng mga pagkakautang sa mga malalapit na kaibigan. Mm-hmm. At sa aming mga kamag-anak, Ma'am Karen. Oh, okay. Medyo mahirap nga. Mang Rolando, sabi mo galing kang kabanatuan, ano? Tanong ko muna, paano ka ba napadpad dyan sa, ano, sa Baguio City? Medyo parang pataas yata, papunta ang bundok, ha? Anong nangyari? Anyari, Manong Roland? Dito po kami nagkita nung naging aking asawa ni Regina na from Pinokpok, Kalinga po. Ah, siya naman ay isang cordilleran. Apo, apo. Ayun. So, na-inlove ka, tapos nagpakasal na po kayo dyan ni Ma'am Regina. Nagkaroon kayo ng apat na anak dyan. Dyan ka na talaga nagtrabaho. Yung mga anak mo, nabanggit mo, Manong Rolando, apat. Tama, no? Apat. Ilan taon na yung mga anak mo? Yung panganay ko po is 18 years old. Mm-hmm. Kasal ko yan pong nag-aaral sa SLU sa bilang Saint isang Louis working University student. Oo, oo, oo. Tapos yung pangalawa po? Pangalawa po ay nasa grade 11 na po. Mm-hmm. Siya po ay isa sa beneficiary ko po sa Pantawid. Mm-hmm. Po, po. Opo. At yung pangatlo? Yung pangatlo is grade incoming grade 6 po and incoming grade 5 po yung pang-apat po yung bunso. Naku, nag-aaral lahat. Mabigat yan sa budget, apo, ha? Manong Rolando, di ba? Baon pa lang. Tapos yung mga gamit sa eskwela, di ba? Ito po ay ang tulong. So, sa hatid na tulong ng 4P na dulot ng bigay ng ating gobyerno at ng DSWD po. Natatawid talaga, no, yung pangangailangan. Buti may ganitong klaseng tulong, Manong Rolando. Pero bago yan, yes, matanong ko lang, ano pa yung mga pagsubok na ng inyong pamilya? At paano nyo nalampasan yung mga pagsubok na yan? Lalo na, nag-aaral pa yung mga anak nyo. At kayo lang po yung naghahanap buhay. Yun po, yung karaniwang hindi ko pa po na sasahod yung dapat sahurin ay naiutang na po. Then, pag nakuha ko na po, kulang na po. Dadala po sa aking palad, then magpuproceed na po sa mga pinagkakautangan. Hindi po umiinit sa kamay mo, wala na yung sweldo. Ganon. Alam mo, hindi lang naman ikaw yung nakakaranas ng ganyan, ano? Siguro, marami sa ating mga kababayan talaga, yan ang kanilang iniisip. Yung kanilang sweldo, hindi na nga sapat, kailangan pang ibayad sa utang, ano? Pero paano mo po, Manong Rolando, na pag-alaman na may ganitong klaseng tulong na ibinibigay ang ating gobyerno sa mga kababayan natin na nangangailangan, na katulad ninyo? Ito po mga pagsubok nito, sa aming buhay, unti-unti namin nalagpasan nang kami naging beneficiaryo ng 4Ps dahil kami po ay napagkalooban ng mga tulong galing sa gobyerno at DSWD tulad ng libreng gamot, walang bayad sa mga pampublikong ospital, public doctor. Mm-hmm. Ganyan din po, ang amin pong nare-receive na kasgan ay pumupunta po sa suporta ng pang-eskwela ng aking mga anak. Mm-hmm. So, malaking tulong talaga. Mayroon pong karagdagan na binigay po ang DSWD na nagkakalaga ng 10,000. Ito po ay galing sa Sustainable Livelihood Program na amin pong nagagamit sa konting negosyo na
magandang simulain para kami ay talagang makaahon sa aming paghihirap. At kayo po ay isang parent leader din, di ba, Manong Rolando? At umaattend kayo sa mga tinatawag natin na family development sessions o yung FDS. Opo. Paano ito nakatulong sa iyong pamilya at sa iyong sarili na rin, yung relasyon nyo ng asawa mo, ng mga anak mo, paano nakatulong yan sa iyo? Nakatulong po ang pag-atin namin sa FDS, malaki po ang tulong o naging gabay sa amin. Mga magulang ang regular na pagdalo sa FDS. Ito po ay isang wake-up call o paalala sa aming pagmamahalan, paggalang, sa karapatan at love namin ng isa't isa sa aming pamilya na naaayon sa kanilang sitwasyon at kapakitan. Bilang isang lalaki at bilang isang ama, ano naman yung na itulong ng pagiging parent leader sa'yo? May nagbago ba sa'yo, Manong Rolando? Sa iyong personalidad, sa iyong pagkatao, sa pananaw mo sa buhay? Malaki po, ma'am. Dahil po naging progressive ako, then may mapiyak sa lahat. Dahil nandyan po, talagang magiging active po tayo sa ating trabaho. At then, lalo sa bilang parent leader. Ayan, so, ramdam na ramdam din namin ang pagbabago. I-push pa natin yan, Manong Rolando. Congratulations. Oo, at nararamdaman ko na malaki ang nagbago sa'yo, sa iyong personalidad, at sa iyong pakikitungo, sa iyong pamilya, at sa ibang tao na rin, sa mga kasamahan mo dyan sa inyong komunidad. So, sige, ituloy mo lang yan, i-push mo lang yan ang pag-a-attend ng Family Development Sessions o FDS, at syempre, huwag mong kalilimutan na maging isang magaling na parent leader para ma-inspire mo din yung ibang mga magulang dyan, yung mga kapitbahay mo, yung mga kasama mo din, yes, sa ma'am, komunidad. Yes, ayan. So, meron ka bang mensahe, Manong Rolando, sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating programa at lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan sa Cordillera Administrative Region? At lahat po mga nakikinig sa ating istasyon ng DSBCRH, lalong-lalo na po sa mga beneficiaryo ng Pantawid ng Pamilyang Pilipino program na hatid ng ating gobyerno, lalong-lalo ng DSWD at ang ating mga mahal na taga-subaybay at nagpapalakad sa kagawaran ng DSWD. Tulungan po natin sila. At lalong-lalo po ang ating mga sarili, ating pamilya, bilang pagpapasalamat. At talagang ito ay parang hamon sa atin na kayang-kaya natin tumayo sa ating sariling paninindigan. Dahil huwag nating i-excuse na tayo ay talagang mahirap, na dating mahirap. Ito po ay magiging challenge po sa atin na para tayo ay maging progresibo sa panginaharap nating pamumuhay. Ayan, tumatapang yung mga statements mo, Manong Rolando. Nagiging palaban ka, ha? Nagiging confident and empowered. Maraming salamat sa iyo, Manong Rolando. Maraming salamat po. Salamat din po, Ma'am Karen. Ayan, mabuhay po kayo. At balik na ako sa iyo. Oo, balik na po ako sa iyo, Miss Neri. Invite mo naman ang ating mga listeners na i-like kayo sa Facebook at i-follow sa Twitter. Ayan, Miss Neri, go ahead. Yes, Karen. Po maging updated sa mga isinasagawa ng GSWD CAR, i-like niyo po kami sa Facebook, facebook.com/GSWDFOCAR. At i-follow kami sa Twitter at GSWDFOCAR. At kung meron naman po mga katanungan, maaaring tumawag sa 074-446-5961-442-7917 444-3209 o mag-email po sa focar@dswd.gov.ph. Ako po si Neriza Villanueva, ang Regional Information Officer ng DSWD CAR, aktibo ang nagpo-push ng pagbabago. I-push natin! I-push natin!
pagbabago. Wala sa pagkadapa. At yan po si Neri, o Nerisa pala siya, no? Neri Villanueva, Regional Information Officer ng DSWD CAR. Maraming salamat. At kay Manong Rolando Villanueva sa iyong napaka-inspiring na kwento. Ayan. Siya naman po ay isang security guard. At meron siyang apat na anak na lahat napapag-aral niya. Grabe, ang galing, ano? Nakaka-inspire po talaga. Nakaka-empower po itong mga ganitong kwento. At take note, yung mga parting words kanina ni Manong Rolando. Sabi niya, kaya nating tumindig. Ayan. At kayang-kaya din natin na, ayun na, ialis ang ating sarili sa kahirapan, diba? Sabi niya, tulungan natin ang ating sarili. Yun ang sikreto doon, diba? Tulungan ang inyong sarili at huwag po kayo mag-alala dahil meron din naman aagapay at tutulong sa inyo. O, diba? Maraming salamat. Mabuhay po kayo dyan sa Cordillera Administrative Region sa DSWD CAR. At ang ating oras, 11:44. At bago tayo magpatuloy, syempre, i-push pa natin ang kwentuhan tungkol sa empowerment pa rin. Ayan, ang ating episode 11, pinag-uusapan po natin ang empowerment through family development sessions o FDS. Ngayon, nagkakaroon po kayo ng konting idea, no, kung ano na yung ginagawa ng mga kababayan natin, ng mga beneficiaries pagka sinasabing FDS. Ayan, maraming mga trainings, maraming mga meetings, ayan, at iba-iba yung kanilang natututunan dito. So at least meron na po kayong idea na kung ano yung ginagawa pagka sinasabing ang ating mga beneficiaries ay umaattend ng family development session, so FDS. At dahil dito, meron din tayo na po pull out, ayan, na mga parents, na mga magulang, ayan, natitrain sila. Lumalabas po yung kanilang mga leadership potential, na-empower po sila at nagiging parent leader sila, and at the same time, na-inspire din po nila yung mga kasamahan po nila sa komunidad, o diba? So sana ito na po yung simula ng ating pagtulong sa ating mga kababayan na ma-empower sila, na makita nila na kayang-kaya din nila na maging mga leaders sa kanilang mga komunidad. At ngayon naman, makakasama natin sa linya, susunod na po, ang Deputy Program Manager for Support ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, walang iba kundi si Ma'am Ernestina Z. Solloso, para lalong palawakin ang ating kaalaman tungkol po sa FDS. Ayan. So, batiin na po natin siya ng isang good morning! Good morning, Director Tina! Welcome sa ating programa! Magandang umaga rin sa iyo, Karen, at magandang umaga lalo higit sa ating mga nakikinig, lalo na sa beneficiaries ng Pantawid. Ayan, Director Tina, kanina meron ako na-interview isa from Albay, si Miss Karen Amaranto, at si Manong Rolando Villanueva ng CAR or Cordillera Administrative Region. Dalawa sila na inspire ako sa kanilang mga kwento, ano? At itong mga kaibigan po natin ay mga Pantawid Pamilya Beneficiaries. Binahagi po nila ang kanilang kwento, Director Tina, tungkol sa empowerment. Ayan, yan ang keyword natin ngayon, Director Tina. Empowerment. Mm-hmm. O kakayahan na makagawa ng pagbabago na naibigay sa kanila ng FDS o yung Family Development Session. Eto po, Director Tina, tanong ko lang po, sino po ba ang nag-oorganisa nito? Ang nag-oorganisa o ang nagsasagawa ng tinatawag na Family Development Session ay yung ating mga city o kaya ating mga municipal link or community facilitators. Mm-hmm. And in all the municipalities na mayroong ini-implement ang Pantawid Pamilya. Mm-hmm. At in-organize nila ito mga around 20 to 30 beneficiaries, and then pag-uusapan nila kailan sila magse-session kahit sa ilalim ng puno, sa barangay hall. Opo. No, malaking challenge ito. Talagang bumababa ang ating mga municipal links sa lahat ng barangay upang magsagawa o mag-conduct ng tinatawag natin na community-based education through
community-based education or training for our parents, no, ng Pantawid Pamilya through the conduct of family development session. Ngayon, dahil nga ang theme natin ngayon ay empowerment, yan naman din talaga ang pangunahing layunin ng family development session. Sa family development session, kinakapacitate natin ang ating mga magulang, mga nanay at tatay na magkaroon ng dagdag na kaalaman at kakayahan upang mapag-igi nila ang pagtataguyod, no, sa ikabubuti ng kanilang mga pamilya. Parang ano, Director Tina, parang kanina si Miss Karen Amaranto, taga Bicol po siya, no. Siya ay isang housewife lang dati. Tapos naging parent leader siya. Si Manong Rolando naman po ay security guard yung kanyang day job, sabihin na po natin, ano, yun ang kanyang trabaho na pinagkukunan ng regular po na sweldo o hanap buhay. Pero paano sila naging parent leader? Ano ba yung una nilang ginawa para sila maging parent leaders? Binibigyan natin, unang-una, may criteria tayo na pinipili. Number one, kailangang may oras na itatalaga siya upang gawin ang kanyang tungkulin bilang isang parent leader. Opo. At pangalawa, kinakapacitate natin sila. Binibigyan natin sila ng training, ng specialized training tungkol sa pagiging leader, pagiging voluntaryo, paano mamuno sa mga kapwa parent leaders, paano ito gagabayan. And then at the same time, ino-orient natin sila kung ano ang tinatawag na family development sessions at kung ano ang kanilang magiging tungkulin sa pagsasagawa nito. So, ang isa sa mga tungkulin, ang ating mga parent leaders, pag nagsasagawa tayo ng FTS sa iba't ibang bahagi ng barangays or purok, ano, number one, sila ang may responsibility na i-ensure na ang grupo nila, buong grupo, bawat magulang ay a-attend sa FTS. And then at the same time, sila ang magko-coordinate sa barangay upang magkaroon ng lugar, no? Kung saan sila pwedeng mag-conduct ng FTS session. Pangatlo, nakikipag-ugnayan sila sa ating city or municipal link kung ano ang mga kagamitan na kakailanganin. And then number four, sila na rin ang nag-i-encourage. Kapag ka merong absent, pupuntahan nila sa respective na bahay ng beneficiary para paalalahanan. Talagang closely monitor. Marami silang role. Maraming trabaho. Ang mahalagang-mahalaga sa tingin ko ay yung kung merong tanong, ang isang parent beneficiary natin, ang parent leader, ang magbibigay ng kaalaman. Number one, paano reklamo, paano mag-file ng complaint. And then number two, paano mag-update ng impormasyon. Number three, kailan ba ang schedules ng mga FDS. So, napakahalaga. Ang ating mga parent leaders talagang sa pagiging voluntaryo ay mataas ang kanilang antas. Ito na talaga yung sinasabi na paglilingkod sa kapwa nila, beneficiary. Pero grabe, Director Tina, no? Parang ano, ang bigat na commitment din kasi ang dami nilang kailangang tutukan, ang dami nilang kailangan tingnan. Tapos at the same time, sila po ay kailangan nag-undergo din po ng training para masiguro na yung pagiging parent leader nila magiging effective po sila, no? So talagang kailangan bantayan din po, no? Oo. Pero gusto ko rin sabihin, Karen, na yung mga beneficiaries na actually hindi naman sila nagmo-monitor. Ang pinaka-main role nila, sila ang ating link. Sila ang nagko-coordinate sa ating mga parents. Oo. At itong mga parents na ito, siya rin naman yung mga kapitbahay nila o malalapit sa bahay mga nila. Mga kakilala naman na nila eh. Oo. Oo, kilala na nila at hindi ibig sabihin, madali lang sa kanila na tawagin, i-organize. May kanya-kanya silang estratehiya. Oo, may kanya-kanyang style. Sa pakikipag-ugnayan. And that's one most important contribution na naibibigay nila sa programa. Sabagay, maganda yun. Yung transparency na tinatawag natin, mas closely achieved siya because
there are parent leaders who serve as watch and then at the same time who serve as peer counselor. Yung bang kaibigan na magagabay sa'yo, magbibigay paalala kung ano ang dapat mong gawin bilang beneficiaryo. At ang tingin ko, dahil 5 taon naman na mahigit at 6 na taon na ang programa, ito ay parang ordinaryo na nakagawian na nila. And in fact, kahit gusto mong ilipat na ang parent leaders, yung parent leaders, ayaw nila kasi napamahal na kanila ang mga members nila. Parang pamilya, parang second family na rin po nila, Director Tina. Yes, no? And they are really very empowered in the sense na yung una, ayaw nilang maging leader. Ngayon, gusto na nilang maging leader at nag-volunteer na rin silang maging leader. Na-inspire po kasi sila. Baga kung dati, hindi sila nagsasalita in front of other people. Pero ngayon, hindi na mapigilan yung kanilang pagsasalita. Oo nga po. Pero, Ma'am, Director Tina, meron lang po akong question. Kunyari, ako po ay umattend ng isang FDS. Ano po yung i-expect ko po na mangyayari? At ano po yung i-expect ko po na maririnig ko po pag in-invite po ako ng parent lead, ng isang parent leader na umattend po ng FDS? Sige. Ganito kasi yan eh. Meron tayong prescribed proseso. Go ahead po, Director Tina. Nako, sandali lang po ma'am. Ayusin lang po natin yung ating linya para marinig ka namin ng klarong-klaro kasi napaka-importante itong katanungan na to. Ano, ano ba yung in-expect natin? Number one. Ayun. Sige, go number ahead ma'am. Number one, mag-check ng attendance. Okay. Mag-check ng attendance. And then, number two, konting ano yan, yung iba they started out with a short prayer and then yung iba naman nagkakaroon sila ng parang group dynamics or team building or team building na merong mga team building games na ini-introduce niyan. And then pagkatapos noon magle-lecture na sila at yung mga topics ay base sa pangangailangan kung ang mga parents natin, karamihan ay merong mga makukulit na anak o kaya magugulo. So, yung disciplining children ang magiging topic. Minsan naman kung ang requested topic naman nila ay husband-wife relationship, then husband-wife relationship. At kung minsan naman kung merong parating na bagyo, halimbawa, Karen, yes po, namatakan na. Ayan. Maaga pa yan. Ini-schedule na yan in advance na ang topic ng FDS would be more on disaster. Very timely. Oo, ngayon kung ang, halimbawa, ang team, like for example, in the month of September, ang team ay family. Family week kasi ang September natin. So, patungkol naman sa family. Maraming topic siya and in fact, nagbabari siya from health, nutrition, and then responsible parenthood, tapos behavior management of children. Makakatulong disaster. Yan sa mga pamilya. Pero the goal really, Karen, is to capacitate, ma-increase natin, madagdagan natin ang kaalaman at kakayahan ng mga pamilya o ng mga nanay at tatay para mas magampanan nila ang tungkulin nila sa kanilang pamilya at mga anak. Well, very well and then, said. Pagkatapos ng lecture yan, ayan, insights na yan. So, ano natutunan nyo? Balikan natin. So, feedback na to. Parang ganun po, ano? Tapos, mag-check na naman tayo uli ng attendance, Karen, before it ends. Before it ends, i-check na naman natin ng attendance para ma-ensure natin na nandiyan sa lahat. Ayun. And then at the same time, tine-check yung kanilang mga ID, ang kanilang mga ATM card, kung may ATM cards na yung mga beneficiary. And then kung meron silang concern sa pag-update ng information, like for example, yung isang bata, dati hindi pa nag-aaral, pero nag-aaral na ngayon para makakuha rin ng grant sa family, yan, mag-a-update sila. But we only focus to 3 children, Karen. 3 children.
Ayan. Thank you very much, Director Tina. I have a very clear idea kasi you gave me a blow-by-blow account of how FD... Oh, hindi, kasi gusto ko mayaman talaga eh. Yes, kung paano siya kinoconduct talaga. Ayan. So at least yung mga listeners natin, meron ng idea. Ano yung expect nila? So eto na po, final question, Director Tina, because I know you're very busy and it's a Saturday. I know you want to relax. Eto yung mga na-interview ko po, no, yung dalawa, empowered na empowered po sila. So sa tingin nyo ba, malaking tulong ang FDS para ma-empower din person, on a personal level yung ating mga beneficiaries and at the same time, maisulong po yung tinatawag natin na active citizenship o aktibong pagkamamamayan ng mga beneficiaryo po natin? Oo. Napakagandang tanong yan, Karen. Hmm. Yes, it is. Kasi ang pamilya talaga ang pinaka-unit ng society natin. Mm-hmm. No? Doon mag-uugat at magmumula ang mga pagbabago, pag-unlad at pagkakaroon ng disiplina, no? Mm-hmm. Kung mai-empower natin ang ating mga family, the whole community will also be empowered. Why? Kung ang isang pamilya ay natutugunan at nakakapacitate na harapin ang pang-sariling pamilyang pangangailangan, mawawiden, no, yung kanyang pag-iisip. Mm-hmm. Mawawiden yung kanyang pag-iisip, and then at the same time, he will have more time. He will have time, no, to contribute because he has something to share. Mm-hmm. Out of her improvement sa sarili niyang pamilya, pwede niya itong ibahagi sa community. Ang sa akin doon, ang mahalagang mahalaga, kung maayos ang pamilya, magiging maayos din ang komunidad. Mm-hmm. Ako, agree ako dyan sa iyo, Director Tina. Maraming salamat po sa ibinahagi niyo po sa atin ngayong umagang ito. At least meron na po tayong clear idea what is FDS o yung Family Development Sessions. Thank you very much, ma'am, and we hope to hear from you again sa mga susunod pa po nating mga episodes dito po sa ating programang Pagbabago Namin. I-push pa natin dito sa DZ. Mabuhay po kayo, Director Tina. Yes, Karen. Thank you so much. At maraming pong salamat din sa lahat ng mga nakikinig. Magandang tanghali. Ayan po, narinig natin ang tinig ni Deputy Program Manager for Support ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, si Ma'am Ernestina Z. Solloso. I-push natin! I-push natin! Ito na ang simula ng pagbabago. At ang ating oras, naku, tanghali na po, 12 noon na, mga kababayan, bago tayo magtapos, nais lamang ding ipaabot ng DSWD sa inyo na may exhibit ngayong araw hanggang bukas ang iba't ibang pamahalaang programa at serbisyo and celebration of Independence Day. Ay, happy Independence Day po sa ating lahat. Ayan, iwagayway nyo po ang mga bandila. Ayan, kailangan po nating ipakita ang ating pagmamahal sa bayan. Bisitahin nyo po ang booth ng DSWD kung wala naman kayong balak ngayon. Ayan, subukan nyo na rin ang mga produkto ng SLP beneficiaries po natin. Balita ko, ang best seller po dyan, balot, penoy, at itlog na pula. Puro itlog ah. Kailangan natin yan, pagbigay ng energy sa ating pangangatawan. Ayan. At ang maganda po dito, matutulungan nyo po ang ating mga SLP beneficiaries na gumagawa po ng mga to. Ito na po yung kanilang bagong panghanap buhay. Ayan, dagdag po kaalaman, dagdag rin pong kita sa kanila. Ayan, check nyo po, balot, penoy, itlog na po lang. Masarap po yan, itinitinda po nila galing Pateros. Ayan. At hindi lang po yan, may mga fruit shake pa. Ayan, sa mga medyo naiinitan pa rin ngayon, gusto magpa-refresh. Ayan, fruit shake, fresh na fresh, masarap na masarap. Mga kakanin, relyanong bangus. Ay, parang nagutom ako bigla. At marami ba pong iba? Ayan, ako tamang-tama magla-lunch time na. Parang ginutom na ako tuloy. Ano ba yan? Pero meron pa, wait lang. May massage services din na ino-offer. Taray! Tamang-tama yun sa mga nagre-relax from work dahil weekend na po. Ano pang iniintay nyo? Punta na tayo. Sige na, let's go na. Sa harap po ng Quirino Grandstand po yan. Muli, maraming salamat. Papasalamat tayo.
kay Mrs. Karen Amaranto ng Albay, si Manong Rolando Bauto Hernandez Sr. ng Baguio City, ayan, sa CAR, Cordillera Administrative Region, sa pagbabahagi ng inyong kwento ng empowerment ngayong araw. Ituloy nyo lang yan at sana hawaan nyo rin ang inyong mga kaibigan, mga kapitbahay ng empowerment. Ayan, i-share ninyo ang mga learnings sa kanila. Sana marami po kayong natutunan sa ating episode ngayon. Ako, personally, marami po ako natutunan ngayon, ha? At kahit na hindi kayo Pantawid Pamilya na nakaka-attend ng FDS o Family Development Session, sana ay magkaroon pa rin ng effort na pagbutihin, i-develop ang ating mga sarili, ang pakikitungo sa kapwa at syempre ang samahan ng pamilya. Hindi naman kailangang umattend ng formal meetings like FDS para magbago, di po ba? Minsan ang mga ganitong bagay ay by experience. Ayan, maganda siguro lalo na sa mga magkakapitbahay na ganitong klaseng sharing ang i-promote. Huwag po chikahan, huwag pong chismisan, ganitong sharing na lang, di ba? Ikakayaman pa natin yan kaysa naman na kung ano-ano pang pag-uusapan natin, di ba? Baka pwedeng i-project ito ng mga barangay para lalong magkaroon ng pagkakaisa ang mga residente at tumibay ang komunidad. Next week po, mga ladies and gentlemen, ayan, sana tumutok pa rin kayo sa ating programang Pagbabago Namin. I-push pa natin, abangan ninyo dahil last episode na. Ganon. Last episode na bala. Sisiguraduhin namin na special ang ating last episode with fireworks. Sana okay lang kay Boss Reggie yun. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating oras na kwentuhan. Ako po si Karen Oyong, ang inyong kasamahan sa pagpupush ng Pagbabago. At ang ating oras, 4 na minuto na po makalipas ang 12 noon.